Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia, para maghatid na naman sa inyo ng mga panibagong kwento na tsak kaaaliwan nyo at tsak nakagigiliwan, makakuha kayo ng inspirasyon at syempre yung iba naman panggigigilan. Hello po, welcome po sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po ang inyong Mama Mia, ang tagahatid yun ng kwento araw-araw, hopefully araw-araw dito sa ating channel. Maraming salamat po sa pagbisita. Naway nagustuhan nyo ang ating munting handog ngayong araw, at kung nagustuhan nyo at kung nakapag-subscribe kayo, click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating ina-upload. And syempre, nais ko munang mag-thank you sa lahat ng mga nakinig sa atin, sa lahat ng mga nanood, mga nag-abang. Araw-araw talaga yan, walang mintis. Maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre, para po pasalamatan kayo, ang aking munting handog sa inyo ay itong pagbabasa ng inyong mga komentaryo, syempre yung mga pa-shoutout ninyo. Hello po sa mga taga-South Dakota, USA, Sally Buma, maraming salamat sa iyong pakikinig. Jazzo Channel, maraming salamat. Marilyn Vargas, praying for you, be strong. O, sinabihan niya yung sender natin. Hello po, Michi Vlog Bukalig, maraming salamat sa'yo. Ana Mendoza, thank you. Rodel Paner, maraming salamat sa'yo. Ed Sabanilia, ayun, maraming salamat sa lahat po ng nakikinig sa atin, sa may Taytay Rizal, sa may Pampanga, sa may Palawan, may Batangas, may Bulacan. Hello po sa inyo, maraming salamat. Hello din kay Jessie Laceda Coral, galing kay Jenna Coral of Bahrain. Mahal ka raw niya. Sana all, mahal. Hi po sa inyo, sa mga nakikinig sa atin all the way from Japan, from South Korea. Maraming salamat po. Hello po kay Queenie Medina Lumba. Ayan, maraming salamat, Queenie. And sa mga taga Saudi Arabia raw na parating nakikinig at nanonood habang nagluluto. Kakawala raw ng pagod. Naku, Ramadan pala ngayon. So yung mga OFWs natin na nasa mga Muslim countries, naku, lubhang busy sila ngayon. Nawa ay nabibigyan ko kayo ng lakas. Nabibigyan kayo ng lakas nitong mga kwento na inahandog natin araw-araw. Naku, bulol na naman ako. Meron na namang ano, magko-comment dyan. Bulol ka po. Sorry na. Hi po kay Beach Kim Sexy, sana all sexy. Hello po kay Maria Rapada, Infi Vlog PH, maraming thank you sa'yo. Maraming salamat din kay Charmaine J. Ang Pisino. Tama po ba ang pagkakabasa ko? Lori Ayono, ay Anoyo, maraming salamat. Leticia Flores, ayan, sa lahat po, Mizzy Years, at salamat sa iyong pakikinig. And syempre sa lahat po ng nakinig sa ating kwento yesterday, maraming salamat. Sa mga hindi po nababasa, huwag kayong mag-alala, baka mabasa kayo mamaya o bukas. Mamaya? May mamaya po ba? Hi kay Diana Diaz, maraming salamat raw kay Maricar Cinco na anak niya. Ayun, nagtitinda raw ng halo-halo sa kanilang lugar sa Kalibo, Aklan. Oo, uso ang halo-halo ngayon kasi nga, summer na summer, mainit na mainit yung panahon, gaya ng init ng ulo niya sa'yo. Susana Bazer, maraming thank you sa'yo. Ayun, Christina Season, hello raw kay Ambo May Jenna or Gina, Emily B. Rose, Riza, Jeanette, Jocelyn, Maricel, and Delia. Maraming salamat. Ayon. Salamat po sa mga nakikinig. Hello po kay Trish Madrigal. Sabi niya, huwag kang magtampo sa Diyos at huwag mong questionin ang Diyos sa mga nangyari sa iyo. Have faith. O, ako naniniwala talaga ako, kahit na yung mga mapapangit, mga masasakit, mga mahihirap na pinagdaanan natin, naniniwala ako na ano lamang yun, paghahanda sa atin. Kung kutsilyo tayo, hinahasa tayo para mas lalo tayong tumalim kapag ibinigay na sa atin yung blessing na dapat sa atin. Ganon. Ganun dapat ang paniniwala para huwag masyadong malugmok. Ayun. Hi kay Joseph Parillion, maraming salamat. Shout out daw kay Uncle Junjun Esparagoza na always daw at focus na nakikinig. Maribel Figuracion, maraming salamat sa'yo.
And Miss Jane, thank you so much sa panonood at pakikinig. Chazzy Chai, Sabel Bisorio, maraming maraming salamat po. Ayun, Jeneline Mendez, thank you so much from Riyadh. Marilyn Castillo, ayun, Maria Rapada, Leia Casas, Delia Rinco or Rincho. Maraming salamat po sa inyo. Veron Amparo. Hi, Veron. Maraming salamat, Veron. Richie Malang. Ayun, from Richie Malang of Binangonan, Rizal. Hello po sa mga taga-Malaysia. Maraming thank you sa inyo. Sa lahat po ng nakikinig sa atin sa mga taga-Damam, KSA or Kingdom of Saudi Arabia, maraming salamat. Beth Lyrics, thank you so much po sa iyo. Princess Sita, Princesita Meralies, maraming salamat sa panonood. And hello raw kay Tresa, mga taga-Trece Martires, Cavite. Maraming salamat. Salamat sa inyo. Ayun, mga taga 13 martyrs. The 13 martyrs. Ganon, diba? Romarie Riquinto. Maraming salamat. Hello kay Catherine Algelo, Donna Cortez at Lori May. At sa boss niya raw na si Sir Yubal and Sir JP. Hi mga sir. Salamat sa inyong panonood at salamat sa inyong pakikinig. Naku, wag na nating patagalin dahil medyo matagal na nga ang ating naging kwentuhan at naging pa-shoutout. So, lahat ng mga may pa-shoutout na hindi po nababasa, huwag kayong magtampo dahil meron at merong oras para sa inyo. Ayun, medyo marami lang talagang nagko-comment. So, baka sa susunod kayo naman ang ating mababati dito sa ating channel. Naku, meron akong question sa inyo. Kayo ba, naranasan nyo ring hilingin na sana bumalik kayo nung inyong kabataan? Kung meron kayong babalikan sa inyong kabataan, ano yon at bakit nyo gustong balikan? Ating pakinggan ang storya ni Cassie dito lamang sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Mas masarap ang maging bata dahil hindi mo iniisip kung meron pa bang bukas na naghihintay sa'yo. Hindi mo iniisip kung ano ang magiging problema mo kinabukasan. Ang lagi mo lang iniisip ay ang paglalaro, ang pag-e-enjoy, kasama ang pamilya at kaibigan. At kung masasaktan ka man, pagkalipas lang ng ilang oras o kahit ng ilang sandali ay okay ka na ulit. Hindi mo na nararamdaman at hindi mo na halos maalala kung ano bang dahilan ng iyong pag-iyak kanina. Sa totoo lang, kung ako ang papipiliin, gusto ko na lang sanang manatiling bata habang buhay. Dear Mama Mia, magandang magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga katulad ko na suking-suki po sa pakikinig ng inyong programang Dear Mama Mia. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Cassie, 26 years old at kasalukuyan pong nagtatrabaho na. Mama Mia, isa po ako sa mga tinatawag nilang spoiled brat. Dahil po lumaki ako sa lolo at lola ko. Mama Mia, yung mama ko kasi ay maaga pong namatay. Maaga po siyang namaalam dito sa mundong ibabaw. Siguro Mama Mia, nasa 5 years old pa lamang ako noon. Umanaw ang mama ko dahil sa sakit niya sa puso. Ang papa ko naman after 3 years po ay nagpakasal ulit. Nakatagpo kasi siya ng babaeng kanyang bagong mamahalin. Pero Mama Mia, ang problema nga lang ay hindi ako isinama ng papa ko. Siguro hindi ako tanggap ng kanyang bagong asawa. Kaya naman ibinili na lamang niya ako sa aking lolo at lola. Pero Mama Mia, binibisita naman ako ni Papa linggo-linggo. At nagsusustento din naman siya, Mama Mia. Maganda po ang trabaho ng papa ko. At dahil nag-asawa na siya, Mama Mia, ay wala na po siyang natatanggap sa mga claims ni Mama, kaya sa akin na po napunta ang mga pensions nito. Pero bukod sa pension po ni Mama ay pinapadalhan at binibigay din ni Papa ang mga kapritsyo ko sa buhay. Siguro dahil nagigilty siya. Nagigilty siya dahil hindi niya kayang panindigan ang pagiging ama sa akin.
Kaya bumabawi na lang siya sa mga material na bagay. Bumabawi na lang siya sa pera. Kaya naman, Mama Mia, dahil nga hindi naman kami kapos sa pera, ay sanay na sanay po ako na nakukuha lahat ng kung ano man ang gustuhin kong makuha. Kahit sa mga friends ko before, Mama Mia, ay para po akong nagkaroon ng mga personal kong alalay sa school. Ewan ko ba, para akong prinsesa kung ituring ng nakakarami. Pero may kapalit ang mga bagay na yon, Mama Mia. Kasi kapalit ng paninilbihan nila sa akin, ng pagsunod nila ng lahat ng gusto ko at lahat ng iutos ko, ay ang lagi kong panlilibre sa kanila sa kung saan-saan manggala at kung saan man kami kakain. Mama Mia, high school pa lamang ako ay kikay na kikay na ako masyado kong manamit. Pati na ang kilos ko ay dalagang dalaga na. Kung yung iba ay natutuwa sa akin, yung mga tita ko naman ay lagi akong sinasaway. Bakit daw ako nag-aastang dalaga? Gusto ko raw ba na maagang mag-asawa? Gusto ko raw ba na maagang lumandi? Mama Mia, kahit na nasasaktan ako sa sinasabi nila, ay hindi ko na lang pinapansin. Masyadong masaya ang buhay ko. Masyado akong nag-e-enjoy na nakukuha ko lahat ng gusto ko para pagbigyan ko pa ng pansin ang mga panlalait nila sa akin. Ayos lang kung ayaw nila. Ayos lang kung isipin nila na maaga akong makakapag-asawa. Pero kapag naririnig naman ng lolo't lola ko, ang pinagsasasabi ng mga tita ko at ng iba kong pinsan ay pinapagalitan nilang mga ito. Mama Mia, ako po talaga ang prinsesa ng lolo at lola ko. Kaya naman, sanay na ako na sila na lang ang tagapagtanggol ko sa mga tita kong atribida sa aking buhay. Pero Mama Mia, ngayon ko lang naisip habang binabalikan ko ang kwento ko. Tama nga pala ang mga tita ko. Kapag masyado kang dalaga kung manamit, masyado kang dalaga kung kumilos, ay mas marami ang maa-attract sa'yo. Mas marami ang magkakagusto sa'yo. Mas marami ang magkakaroon ng interes para ligawan ka. Dahil yun po ang nangyari, Mama Mia. Marami po akong mga naging manliligaw kahit na second year high school pa lamang ako noon. Kaya naman dahil sa dami nila ay tinutukso na ako ng mga kaibigan ko. Bakit daw hindi ko subukan na makipag-boyfriend? At yun nga ang ginawa ko. Naisip ko kapag nauna akong magka-boyfriend, Mama Mia, ay mas lalo akong sisikat sa barkada. Dapat ako ang mauna sa lahat. Sa mga mamahaling gamit, gadgets, maging sa pagbu-boyfriend. At mula nga nung pumasok ako sa mundo ng pakikipagrelasyon, ay para na lang akong nagpapalit ng panty kapag nagpapalit ako ng boyfriend. Oo, Mama Mia, papalit-palit po ako ng boyfriend dahil masyado po talaga akong pihikan. Madali po akong magsawa sa mga boyfriends ko, lalo na kapag may nakita na akong mga ugali o katangian na hindi ko nagugustuhan. Isa po sa pinakaayaw ko, Mama Mia, ay yung parang mga kaibigan ko na parabang mga tuta na sunod ng sunod sa akin. Ayoko ng ganun. Ayoko ng lalaking sunod-sunuran sa mga gusto ko. Gusto ko yung lalaking may paninindigan. In short, Mama Mia, I want a man, not a boy. Gusto ko yung lalaking makakapagsabi sa akin kung kailan ako nagkakamali. Gusto ko yung lalaking kapag galit ako, ay hindi siya titiklop. Kapag alam niyang tama siya. Gusto kong lalaki, Mama Mia, na makakapagdisiplina sa akin. Yung lalaking kayang tapatan ng aking ugali. Mama Mia, my friends told me na siguro father figure raw ang hinahanap ko. Hindi raw siguro boyfriend. Ang sabi pa nga nila, paano raw ako makakahanap ng ganung klaseng boyfriend kung kaidaran ko lang din at kung taga-school lang namin. Kilala kasi talaga ako sa school bilang spoiled, Mama Mia. Kaya naman lahat po tiklop sa akin. Pero ewan ko ba,
Meron namang mga gwapo sa school. Oo, na-attract naman ako. Oo, nakikipagrelasyon naman ako. Kaya lang, hindi talaga nagtatagal. Lagi akong nagsasawa, lalo na kapag nagalit na ako at ginagawa nila lahat ng gusto ko, mawala lang ang galit ko. Call me weird, pero yun talaga ang nararamdaman ko, Mama Mia. Ayoko sa mga lalaking sunod-sunuran. Ayoko sa mga lalaking nakukuha ko sa isang kisap mata lamang. Mama Mia, yung mga attraction ko sa mga kaidaran ko ay hanggang fling lang at no feelings attached. Kaya naman, lahat ng karelasyon ko, Mama Mia, ay masasabi ko na hindi rin naman maganda. Lahat ng naging karelasyon ko ay masasabi kong parang passing lamang, pampalipas oras. Walang halaga. Kaya sa tuwing nakikipaghiwalay ako, pangit man pong sabihin ngayon na sinusulat ko ito, pero hindi po ako naaapektuhan. Hindi po ako nasasaktan kapag nakikipaghiwalay ako. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay mas lalo pa po akong ginaganahan na magkaroon pa ng ibang karelasyon. Kung yung iba ay nahihiya dahil sinasabi nila na marami nang nakatikim sa akin, pero hindi. Alam ko naman sa sarili ko, Mama Mia, walang ni isa man sa kanila ang pinagbigyan ko ng aking pagkababae. Oo nga't kikay ako, oo nga't medyo liberated ako, pero mamimili naman ako. Ang sabi ko noon sa sarili ko, ibibigay ko lamang ang aking pagkababae sa lalaking mamahalin ko talaga ng totoo. Nako, wala kang mahahanap dito kasi. Sino bang mamahalin mo dito? Hello? Sabi ng mga kaibigan ko. Umingiti na lang ako, Mama Mia, dahil alam ko naman na tama sila. Sino ba kasing mahahanap kong mamahalin ko sa school namin? Wala naman doon ang mga tipo ko. Ang akala ko, Mama Mia, ay hanggang laro-laro lamang ang sa akin nung high school. Kaya lang, isang pangyayari po ang nakapagpabago ng lahat. May nakilala ako, Mama Mia. Isang lalaki na swak sa dream man ko. Isang lalaki na kuhang-kuha ang lahat ng gusto ko at standards ko. Isang lalaki na animoy bigay ng langit para sa akin. Mama Mia, huwag niyo po akong huhusgahan ha? Pero ang lalaking tinutukoy ko ay tito po ng isa kong classmate. Recognition day po namin yun, Mama Mia. Dahil may honor ang classmate ko ay kailangan na may umattend para sa kanya. At dahil parehong busy naman ang kanyang mga magulang, nung araw na yun ay umattend para sa kanya ang kanyang tito. Mama Mia, first honor po kasi namin yung kaklase kong yun. Hindi ko alam pero nung una ko siyang makilala ay para bang nanginig ang tuhod ko. Para bang nawala ang angas ko. Nawala ang pagiging maldita ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Jake, Mama Mia. And according sa kaklase ko na first honor namin na si Jesse, ay wala raw pong karelasyon ang tito niya. Hindi raw po ito taken. Walang asawa, walang anak. Sa pagkakaalam niya, Mama Mia, ay single na single at ready to mingle ang tito niya. Mama Mia, ang sabi pa niya, 29 years old na raw ang tito niya. Naisip ko noon, malaki ang agwat ng edad namin. Halos doble ng edad ko. I was 15 years old that time. Mama Mia, nung una, ay parang nanginginig pa ako at natatakot pa ako na kausapin siya. Kaya lang, tinawag kami ni Jesse, kaming mga kaibigan niya at pinakilala niya kami sa tito niya. At dahil wala naman akong honor noon ay sa bleachers lamang ako nakaupo. Doon ay sinamahan ko ang tito niya. Kinausap ko siya, Mama Mia, kahit na ang totoo ay nahihiya ako. Tinanong ko siya kung doon din ba siya nag-graduate sa school namin. Ako, hindi. Naka-private school kasi kami noon eh. Pero mula nung
Mula nung mamatay ang mga magulang namin, nag-transfer kami sa public pero college na ako noon kaya community college na ang pinasukan ko. Ah, ganun ba? Sabi ko. Alam mo? Sa tingin ko sa'yo parang hindi mo kaedad si Jessie ah. Don't get me wrong ha, pero ilang taon ka na ba? Tanong niya sa akin. 15 pa po ako. Hindi lang po halata. Oo nga eh. Parang dalaga ka na masyadong kumilos. Siguro marami kang mga ate na dalaga na rin. Pwede ba pakilala mo ako sa kanila? Sabi niya sabay ng panunuksong ngiti sa akin. Naku, madedisappoint ka lang. Bakit? Hindi mo kasing ganda yung mga ate mo? Tanong niya ulit. Hindi. Kung meron akong mga ate, siguro mas maganda sila sa akin. Kaya lang wala eh. Nag-iisa lang ako. Pwede namang ako. Sabi ko nang walang preno-preno. Ano? Anong sabi mo? Anong pwedeng ikaw? Ah, wala. Sige po, alis muna ako ah. Bili muna ako sa kantin. Antayin mo na ako. Sabay na tayo at ililibre kita dahil natutuwa akong kausap ka. Sabi niya sa akin. Mama Mia, habang kumakain kami noon ng merienda ay nagkakausap kami. Busy pa kasi sa pagpa-practice ng recognition ang mga honor student. May last practice pa kasi sila Mama Mia at 3 PM pa naman daw magsisimula yung ceremony. Kaya naman dahil busy si Jessie ay ako muna ang umasikaso sa tito niya. Mama Mia, nagkausap kaming dalawa ni Jake. Nag-open ako ng topic sa kanya. Mga iba't ibang topic tungkol sa buhay, tungkol sa relasyon. Bakit? May mga karelasyon ka na ba? Tanong niya. Meron pero puppy love lang, pambata, ganun. Kaya ako itatanong sa iyo yung mga bagay nito kasi yung papa ko hindi ko maintindihan eh. Paanong sa loob lang ng 3 taon mula nung pumanaw ang nanay ko, ay bigla na lang siyang nakahanap ng bagong pag-ibig. Bigla na lang siyang nagpakasal at iniwan ako. Kawawa ka naman pala. Naku, hindi ako kawawa. Sinusuportahan naman ako ni Papa at dinadalaw. Kaya lang, iba pa rin siguro kapag lumaki ako sa kanya. Oo, totoo yun. Pero alam mo, huwag mo ring husgahan ang Papa mo. Baka nakahanap lang talaga siya ng bagong mamahalin. Iba-iba kasi ang kapalaran ng tao. May iba na kapag namatay ng asawa, hindi na nakapag-aasawa ulit. Meron naman kahit hindi pa nga patay yung asawa nila, nag-aasawa na ulit nang hindi alam ng mga asawa nila. Biro niya habang tumatawa. Ganun ba talaga yun? Wala ba talagang kasiguraduhan ng pag-ibig? Wala ba talagang kasiguraduhan na kapag mahal ka hanggang dulo? Tanong ko. Alam mo, napakalalim ng tanong mo. Para ka talagang hindi 15 years old. Para kang isang kaidaran ko na nilagay lang sa katawan ng bata. Sabi niya. Uy, hindi ako bata ha, dalaga na ako. Sabi ko pa. Mama Mia, sa totoo lang, I find him very interesting and very intelligent. Bukod pa sa pagiging very handsome niya. Mama Mia, kung ano ang nasa isip ko nung mga time na yon, ay tinatanong ko talaga sa kanya. Willing naman siyang sagutin ako. Naging patient naman siya sa akin. Kaya naman mas lalo ko siyang nagustuhan. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko at nung magsisimula na ang ceremony Mama Mia, ay hiningi ko sa kanyang personal niyang number. Ano? Bakit mo hihingin yung personal kong number? Kasi ano, gusto ko lang may makausap, yung may sense, lalo na kapag namomroblema ako. Problema tungkol sa boys. Biro niya. Yun, tungkol sa boys at iba pa, sa buhay. Hindi ko kasi maabala ang papa ko at nahihiya rin akong kausapin siya kapag nasa bahay siya eh. Ewan ko ba? Wala siguro talaga kaming relasyon dalawa bilang mag-ama. Sabi ko. Dun Mama Mia, siguro ay na-touch siya sa mga sinabi ko.
siguro ay naawa siya dahil wala akong mapagsasabihan at mapagtatanungan ng mga bagay-bagay na gumugulo sa akin. Ang sabi pa naman niya, Mama Mia, kapag teenager ka raw, dyan daw lumalabas yung mga tanong mo sa buhay, yung pagiging curious mo. Dapat dyan daw mas lalong may gumagabay sa'yo para wag mapariwara ang buhay mo. Kaya naman, binigay niya sa akin ang cellphone number niya. And that night, Mama Mia, ay gumagawa ako ng mga kwento. Mga kwento ng pagsisinungaling tungkol sa mga problema ko. May mga tanong na ginagather ko pa mula sa iba't iba kong mga kaklase. Kapag nakikita kong may sense ang mga tanong na yun, ay tinatanong ko yun kay Jake para lang may mapag-usapan kami. Para lang, Mama Mia, huwag maging dull ang moments na magkausap kami sa cellphone. And because of that, dahil sa palagi kong pagtatanong, dahil sa palagi kong paghingi sa kanyang mga opinion, ay unti-unti kaming nagiging close dalawa. At first, Mama Mia, ang mga pinag-uusapan namin ay tungkol pa sa mga problema ko, sa mga naging boyfriends ko, sa feelings ko, at sa kung ano ang tipo ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, siguro mag-iisang taon na kami noon na magka-callmate. 16 years old na ako noon nung sinabi niya sa akin that he likes me. Ang sabi niya, iba daw ako sa mga babaeng nakilala niya. Iba din daw ako sa mga pamangkin niyang kaidaran ko lang. Napaka-mature ko raw mag-isip. Hindi raw ako katulad ng iba. Hindi raw ako katulad ng mga babaeng nakilala niya na kahit kaidaran na niya, kung umasta ay parang mga teenager pa. Mama Mia, dun ko rin inamin sa kanya that I like him too. Ewan ko ba? Hindi ko naman naisip noon na tinitake advantage ako ni Jake. Pero ngayon, Mama Mia, parang ganun nga ang nangyari. He was 30 na that time, samantalang ako ay 16 pa lamang. Minor de edad kung iisipin. Pero nung mga panahon na yon, mas nangibabaw sa akin ang kilig. Mas nangibabaw sa akin ang pagkagusto na mas makilala pa si Jake. Hanggang sa nagkaroon na nga kaming dalawa ng relasyon. Doon nagsimula, Mama Mia. Lagi na kaming nagkikita. Siyempre palihim ang pagkikitang yun. Ang sabi niya, ayaw niya raw na malaman ni Jesse ang tungkol sa relasyon namin. Ayaw niya raw na magkagulo. Alam mo naman, masyado ka pang bata. Sigurado ako, kasi na marami ang hahadlang sa relasyon nating dalawa. Sigurado ako na marami ang ayaw na tayo ay maging magnobyo. Kaya sana, huwag kang magalit kung itatago na muna natin ang tungkol sa ating dalawa. Pinoprotektahan lang kita at pinoprotektahan ko lang ang relasyon nating dalawa. Mama Mia, gets na gets ko naman ang punto niya. Alam ko, maging ang lolo't lola ko ay magagalit kapag nalaman nilang nakikipagrelasyon ako sa isang lalaking 30 years old na. Alam ko, Mama Mia, na pati sila ay hahadlang. Gagawa ng paraan para matapos ang relasyon naming dalawa ni Jake. Pero masyado akong masaya kay Jake, Mama Mia. Masyado akong masaya na hindi ko na nakikita na tinitake advantage na pala niya ako. Lalo na nung mag-celebrate na kami ng aming third monthsary. Mama Mia, tinanong niya sa akin kung handa raw ba akong patunayan ang pagmamahal ko sa kanya. Siyempre, bakit hindi mo pabahalata na mahal kita? Alam mo, sa lahat ng nakarelasyon ko, ikaw yung talagang minahal ko. Ikaw yung hindi ako nagsawa. Pagpapaliwanag ko pa. Talaga? Pero alam mo ba na may ibang paraan para mas patunayan mo sa akin at tungkol sa pagmamahal na sinasabi mo? Ano? Anong paraan naman yon? Kahit na may idea na ako kung ano yon, ay hindi ko pa rin agad-agad na sinabi sa kanya, Mama Mia. Tahimik pa rin ako. Kasi may tiwala ka ba sa akin? Tanong niya. Oo naman, syempre.
makikipagrelasyon ba ako sa iyo kung wala akong tiwala? Kung ganun, sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa lugar kung saan mapatunayan mo sa akin ang pagmamahal na sinasabi mo. Mama Mia, ewan ko ba kung anong gayuma meron si Jake? Alam ko, 16 na ako kaya hindi na ako bata. Alam ko kung saan niya ako dadalhin pero sumama pa rin ako. Pumayag pa rin ako, Mama Mia. Maghahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko habang sakay kami sa kotse niya. Pumasok kami sa isang drive-in motel. Hindi na kami bumaba, Mama Mia. Yung motel na pagbaba mo kwarto agad, doon ang pinasukan namin. Hindi rin naman mahahalata ng mga nakakita sa amin na minor de edad pa ako. Dahil ang sabi ko nga, Mama Mia, dalagang dalaga na ako kung titignan. Mama Mia, nung makapasok na kami sa kwarto, ay nagmaang-maangan pa ako. Tinanong ko pa siya kung anong ginagawa namin doon. Dito mo mapapatunayan kung talagang mahal mo ako, Cassie. Kaya mo ba akong paligayahin? Huwag kang mag-alala, mas paliligayahin kita. Sabi niya sa akin, sabay hawak ng batok ko at kinabig ako para sa isang halik. Mama Mia, kahit na kinakabahan ay gumanti ako sa mga halik niya. Unti-unti niyang binaba ang suot kong bestida hanggang sa tinanggal na rin niya pati mga underwears ko. Pinigilan ko pa siya dahil kinakabahan ako. Pero ang sabi niya, Mama Mia, magtiwala lang daw ako sa kanya. Ang sabi niya, magdadahan-dahan daw siya. Kahit na may parte sa puso ko at isip ko na tumututol, ay hindi ko pa rin nagawang tumutol, Mama Mia. Hindi ko pa rin nagawang pigilan ang ninanais niya. Bagkos ay nagpatianod pa ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Nagpatianod ako sa kuryenteng nararamdaman ko sa katawan ko. Binigay ko sa kanya ang kanyang hinihingi para lang mapatunayan ang pagmamahal ko. Kahit na nasaktan ako nung una, Mama Mia, kahit na napaiyak pa ako, ang sabi niya ay ganun lang daw yun. Sa simula lang daw masakit. Tama naman siya. Unti-unti akong nasasanay. Hanggang sa na-enjoy ko na rin ang ginagawa naming dalawa. Mama Mia, masaya ako dahil pagkatapos naming magniig ay hinalikan niya ako sa labi at nagpasalamat siya. Ang sabi niya, Mama Mia, ngayon daw siguradong sigurado na siya sa pagmamahal ko sa kanya na hindi ko lang siya pinagtitripan tulad ng mga boyfriends ko dati. Ako rin naman, Mama Mia, naramdaman ko sa bawat pagniniig namin ang pagmamahal niya. Hanggang sa paulit-ulit na may nangyayari sa aming dalawa. Pero Mama Mia, graduation day namin sa high school, ang sabi ko ay pumunta siya. Sabi naman niya ay oo. Kaya lang natapos na lang ang graduation rites pero hindi ko pa siya nakikita. Kinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Out of coverage area ang cellphone niya. Naisip ko noon, Mama Mia, baka na traffic lang. Binibigyan ko pa ng dahilan sa isip ko ang pagiging late niya. Ang pagiging parang walang pakialam niya. Kaya lang, Mama Mia, nung gabi din yun, gabi ng graduation, ay nakatanggap ako ng text message mula sa kanya. Nakikipaghiwalay na siya sa akin. Ang sabi niya, masyado pa raw akong bata para sa kanya. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi raw niya lubos sa kalain na may magugustuhan siyang iba. Hindi na raw niya ako mahihintay pa. 2 taon na lang, Mama Mia. Actually, less than 2 years na lang ay pwede na naming gawing official at public ang relasyon naming dalawa. Plano kasi namin noon na kapag nag-18 na ako, ay isa sabihin na namin sa lahat ang tungkol sa aming relasyon. Kaya lang hindi na kami umabot dun. Dahil tsaka pa lang niya naisip na masyado akong bata para sa kanya nung paulit-ulit na niyang inaangkin ang katawan ko. Dapat naisip niya yun bago pa man niya kunin ang virginity ko. Oo, Mama Mia.
Habang sinusulat ko ito ngayon, kahit saka ko lang naiisip na ginamit lang pala talaga ako ni Jake. Na ginawa lang pala talaga niya ako noon na para usan. Dahil alam siguro niya na patay ako sa kanya. Alam siguro niyang masyado akong in love sa kanya. Ganun siguro talaga kapag in love ka. Nagagawa mong magpakatanga. Nagagawa mong magbulag-bulagan sa lahat ng red signs at red flags na nakikita mo sa iyong karelasyon. At nagagawa mong isurrender ang lahat-lahat ng meron ka. Para lang huwag kanyang iwan. Para lang huwag kanyang saktan. Pero sa huli, kahit ikaw pa ang pinakamaganda, pinakamayaman, pinakamabango, pinakasexy, pinakamagaling sa kama, kapag iiwan ka pa rin talaga. Tulad ko, kahit na nagre-research na ako noon, Mama Mia, kung paano ba magpaligaya ng lalaki at kung paano ba siguraduhin na hindi siya magsasawa sa'yo. Pero wala pa rin nangyari. Nagsawa pa rin siya sa'kin. Iniwan pa rin niya ako. Masyado akong devastated dahil sa paghihiwalay naming dalawa ni Jake, Mama Mia. He was the first man that I ever loved. Halos wala na akong naging gana na magpatuloy pa sa buhay. Halos wala na akong gana noon na mag-college pa. Pero na-realize ko rin, Mama Mia, na kung magpapatalo ako sa hamon ng buhay, na kung magpapalamon ako ng tuluyan sa lungkot at sakit na nararamdaman ko, ay ako lang din ang magiging kawawa sa huli. Ako lang din ang magiging talunan. Kaya naman, sinabi ko nun sa sarili ko, magtatapos ako, magiging successful ako. Desidido akong i-prove kay Jake na hindi siya kawalan sa buhay ko. Na kahit nakuha na niya ako ng paulit-ulit, ay hindi yun ang magpapabagsak sa akin. Na kahit ganito lamang ako, Mama Mia, na kahit bata lang ako sa paningin niya, ay mature pa rin akong tanggapin ang pakikipaghiwalay niya sa akin at makapag-move on ako ng matiwasay sa buhay ko. Isa lang talaga ang pinagpapasalamat ko noon. Dahil kahit sa ilang beses na may nangyari sa amin ang paulit-ulit ni Jake, sa awa naman ng Diyos ay hindi ako nabuntis. Dahil kapag nagkataon, Mama Mia, kapag nabuntis niya ako tapos iniwanan niya ako, sigurado ako na mas lalong masisira ang buhay ko. Mas lalong magiging lugmok ang pagkatao ko. Hindi lang ako kundi maging ang pamilya ko. Mapapahiya sila dahil sa akin. Mama Mia, nung nakapag-adjust na ako sa buhay kolehiyala ay bumalik ako sa dati kong gawin. Yung fling dito, fling doon. Fubo dito, fubo doon. At pinangako ko sa sarili ko, Mama Mia, na kahit kailan, hinding-hindi ko nahahayaan ang sarili kong masaktan pa ng isang lalaki. Kahit kailan, hinding-hindi na ako papayag na lokohin pa at maisahan ng lalaking mapagsamantala. Ng lalaking wala namang ibang nais kundi ang aking pagkababae. Patuloy ang buhay. Patuloy kong ine-enjoy ang pagkadalaga ko. Ine-enjoy ko ang mga lalaking nagkakandara pa sa akin. Ang mga lalaking laging sunod-sunuran sa lahat ng utos ko na parang mga aso. Hanggang sa nakilala ko na si Eman. Si Eman, Mama Mia, ay classmate ko po and transferee po siya from another university. Alam mo, nagkagusto agad ako sa kanya the moment na nakilala ko siya. You may call it love or lust at first sight, Mama Mia. Pero gustong-gusto ko talaga si Eman. Gusto ko siya noon na mapasali sa mga lalaking na humahaling sa akin. Gusto ko noon na masabi niya na ako ang babaeng para sa kanya. Pero Mama Mia, hindi po ako type ni Eman. Dahil according to him, hindi raw siya magkagagusto sa mga babaeng masyadong opinionated, sa mga babaeng walang grace, sa mga babaeng masyadong liberated. Ang sabi niya, Mama Mia, ang gusto niya raw sa babae ay yung Maria Clara ang datingan, yung dalagang Pilipina pa rin. Hindi raw katulad ko na isang babaeng parang pakawala, isang babae na parang nauubusan ng lalaki.
Dahil kahit ilang araw pa lang mula nang makapaghiwalay, ay nagkakaroon na agad ng bagong boyfriend. Mama Mia, hindi naman niya sinabi sa akin ang mga bagay na yon ng diretsahan. Pero Mama Mia, narinig ko yon mula mismo sa mga bibig ni Eman noong kausap niya ang isa naming classmate. Mama Mia, pinagkalat ko kasi noon na may gusto sa akin si Eman. Pinagkalat ko sa klase na gusto niya ako at naliligawan niya ako. Ewan ko ba kung bakit ko ginawa yon. Siguro ginawa ko yon para bakuran siya. Alam ko kasi na marami ang magkakagusto sa kanya. Kaya binakuran ko na agad. Pinalabas kong ako ang gusto niya para yung may mga gusto sa kanya ay wag nang umepal pa at manatili na lang sa may tabi. Pero Mama Mia, dahil sa ginawa kong pagkakalat ng maling impormasyon na yon, ay biglang nilapitan ng isa kong kaklase si Emma at tinanong kung kami na raw bang dalawa. Mama Mia, nagalit ako, lalo na nung marinig ko ang sagot niya. Tinanong niya kung saan daw nang galing ang chismis na kami ng dalawa. Ang sabi pa niya, Mama Mia, hindi raw niya ako gusto. Kahit kailan ay hindi raw siya nagpapansin sa akin at hindi niya rin daw ako pinansin. Kahit kailan ay hindi raw siya magkakagusto sa isang katulad ko. Eh kung ganun, Eman, bakit sinabi ni Cassie na nanliligaw ka raw sa kanya? Ewan ko, baka trip niya. Ewan ko, bakit siya nagsinungaling sa inyo? Basta ako nang may sabi, hindi ko type si Cassie. Sabi niya. Mama Mia, dahil sa nangyari ay kumalat po hindi lang sa klase namin, kundi maging sa buong campus ang ginawa kong pagsisinungaling. Mama Mia, napahiya ako. Kaya naman, sinabi ko sa buong klase, Mama Mia, noong isang araw na umabsent si Eman, na nagkaroon talaga kami ng relasyon dalawa. Na pinagpalit ko lang siya ng ibang lalaki kaya galit na galit siya sa akin kaya niya ako sinisiraan ng ganon. At dahil may reputasyon nga ako na iba't ibang nagiging boyfriends ko, ay nahati po ang tao sa university at sa klase. Yung iba naniniwala kay Eman, pero karamihan ay naniniwala sa akin. Dahil ang totoo, Mama Mia, ang sabi nga nila marami raw nagkakagusto sa akin kaya hindi rin imposible na magkaroon kami ng relasyon dalawa ni Eman. Kaya na chismis sa buong school na sinungaling si Eman, na bitter siya sa pakikipaghiwalay ko sa kanya at sa pagpapalit ko sa kanya sa ibang lalaki. Pero Mama Mia, dumating kay Eman yung chismis. At kaagad niya akong message sa Yahoo Messenger ko. Sabi niya, he wanted to talk to me. Mama Mia, nung una ay hindi ko pinapansin ang mga emails niya. Hanggang sa sinabi niya sa akin na kung ayaw kong makipag-usap, ay hindi na raw niya ako papansinin kahit kailan. Kaya naman, ang sinabi ko ay mag-usap kaming dalawa. Nagkita kami pagkatapos ng klase. Nung nag-usap kami, ay kitang-kita ako kung gaano siya kagalit sa chismis na pinagkakakalat ko. Ang totoo daw, Mama Mia, ay meron daw siyang girlfriend. At ako raw ang naging dahilan kung bakit naghiwalay silang dalawa. Yung girlfriend niya raw ay nasa nursing department. Ang sabi pa ng girlfriend niya ay napaka-dishonest niya raw. Napaka-sinungaling at manluloko. Mama Mia, dun ako nagulat. Kailanman ay hindi ko inisip na may girlfriend para si Eman, na meron palang ibang masasaktan sa ginawa ko. Sa galit na nakikita ko sa mga mata niya noon, ang akala ko ay katapusan ko na. Akala ko katapusan ko na rin na magkaroon pa ng chance na ma-inlove sa akin si Eman. Pero Mama Mia, pagkatapos naming mag-usap ay humingi ako ng tawad sa kanya. Ang sabi ko, ako na ang kakausap sa girlfriend niya. Ako na ang magpapaliwanag para magkabalikan silang dalawa. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi ko naman talaga gagawin yun. Sinabi ko lang yun para maisip niya na may maganda pa rin akong loob.
na nagsisisi ako sa pagpapakalat ko ng chismis tungkol sa amin. Kaya lang sinabi ni Eman, wag na raw. Sinabi niya, meron na raw ang ibang pumuporma sa girlfriend niya. Kaya naman Mama Mia, nakahinga ako ng maluwag. At least hindi ako mapipilitang kausapin yung girlfriend niya. At least ngayon, sigurado na ako na single na talaga si Eman. Kaya lang Mama Mia, matapos ng pag-uusap na yun ay hindi na ako pinansin pa ni Eman. Kaso nagkaroon po ng isang outing ang mga classmates namin. Yun po ang nakikita ko na pwedeng maging tulay at daan para lang magkaroon kami ng chance na mag-usap dalawa ni Eman. Mama Mia, hindi nga ako nagkamali. Dahil sa outing na yun ay pinakita niya sa akin na concerned siya. Dahil hindi naman ako marunong lumangoy, Mama Mia. At napakalakas po ng alon ng dagat nung mga panahon na yun ay sinabihan niya ako na wag na lang daw akong lumangoy at sa cottage na lang. Pero matigas ang ulo ko. Sabi ko hindi pwedeng mag-e-enjoy sila samantalang ako ay gagawin nilang tagabantay ng mga gamit. Kaya kahit na natatakot ako dahil wala talaga akong kaalam-alam sa swimming, ay sumigi pa rin ako sa dagat. Pero Mama Mia, dun ko napansin na parang hindi lumalayo sa tabi ko si Eman. Parang palagi siyang nakaalalay sa akin. Nung minsan na inanod ako ng matinding wave ng dagat, Mama Mia, ay bigla na lang niya akong nilapitan at sinagip na para bang nalulunod ako kahit na hindi naman. Uy, concern ka sa akin, no? Sabi ko. Inirapan niya lang ako at ang sabi niya, wag daw ako sa mga maaalon na parte. Pero tiningnan ko ang buong dagat, wala namang hindi maalong parte sa dagat na yon. High tide kasi, Mama Mia. At doon na nga nagsimula ang lahat sa aming dalawa. Nung nag-lunch na kami, ay ewan ko ba bakit niya ako pinagsilbihan. Kinuhanan niya ako ng pagkain. At dahil nga doon, Mama Mia, ay nakakita ako ng pag-asa. Hindi lang basta pag-asa, kundi malaking-malaking pag-asa. Hanggang sa nag-exchange numbers kami bago pa kami umuwi. Ang sabi niya, Mama Mia, why not daw, bigyan namin ng chance ang mga sarili namin na maging magkaibigan. Inaamin naman niya na nasaktan niya ako dahil sa mga sinabi niya doon sa mga kaklase ko noon. Nag-sorry din siya sa akin, Mama Mia, kaya nag-sorry din ako sa mga nagawa ko sa kanya. Ang sabi niya, bigyan raw namin ng chance na maging magkaibigan ang aming mga sarili. Baka raw na misinterpret at na misunderstood lang namin ang isa't isa. At yun nga ang simula ng pagiging mag-friends namin. Hanggang sa dumating ang punto, Mama Mia, na tinanong ako ni Eman kung ayaw ko raw ba na patula ng mga chismis na kumakalat sa school na nagkabalikan raw kaming dalawa. Oo, Mama Mia. Hindi na nanligaw sa akin si Eman bagkos sa isang proposal ang sinabi niya sa akin. Bakit daw hindi namin totohanin ang mga chismis? Kaya naging kaming dalawa. Mama Mia, alam ko na hindi ako ganun kagusto ni Eman kaya naman ginawa ko ang lahat ng bagay para lang magustuhan niya ako. Para lang mawala sa isip niya yung mga mali at mga masasama kong nagawa sa kanya. Mama Mia, na feel ko naman na parang nahuhulog na rin ang loob ni Eman sa akin. Dahil kung dati ay hindi siya nag-a-I love you sa akin kapag hinahalikan niya ako. Dumating po sa point na siya na ang nagre-remind sa akin na mahal niya ako, Mama Mia. Siya pa nga ang nagpapaalala sa akin ng mga special dates sa relasyon namin. In short, Mama Mia, nagtagumpay po ang lola niyo sa operation pagpapa-inlove kay Eman. Pero Mama Mia, sabi ko nun sa sarili ko, eto na, seseryosohin ko na talaga si Eman dahil alam kong mahal na niya ako. At mahal ko rin siya. May nangyayari na rin sa aming dalawa. Mama Mia, naramdaman kong mahal na mahal niya ako. Pero kung kailan, okay na ang lahat. Kung kailan, mahal ko na si Eman at mahal na niya ako. Kung kailan akala ko, Mama Mia, ay magiging maayos na ang buhay pag-ibig ko, ay bigla na lang nagkita kami
ng madilim kong nakaraan sa isang mall. Oo, Mama Mia, si Jake. Nakita ako siya sa isang mall. Mama Mia, hindi ko alam at hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit nung nagkita kami, ay parang wala akong naramdamang galit sa kanya. Bagkus Mama Mia ay kilig ang naramdaman ko. Bumalik sa akin lahat ng mga masasayang alaala namin. At nung nakita niya ako ay nakipag-usap pa siya sa akin. Pagkatapos ay inayan niya akong mag-lunch. Ewan ko ba? Siguro tanga talaga ako eh. Siguro baliw talaga ako. Dahil pumayag ako Mama Mia na mag-lunch kaming dalawa. At pagkatapos ng lunch ay pumayag rin ako na mag-exchange numbers kaming dalawa. Ewan ko ba? Pero naramdaman ko na kahit sa haba ng panahon na lumipas, Mama Mia, sa haba ng panahon na hindi kami nagkita ay parang excited pa rin ako na makita siya. Parang excited pa rin ang puso kong makasama siya. Mama Mia, in short, naramdaman ko sa sarili ko na parang mahal na mahal ko pa rin si Jake. At dahil nga nag-exchange numbers kami ay palagi na kaming naging magkatawagan. Hindi ko sinabi kay Eman ang pagkikita naming dalawa ng ex ko. Dahil maging ako Mama Mia ay naguguluhan rin. Naguguluhan ako Mama Mia dahil ang sabi ni Jake, he still cares for me raw. Mama Mia, ang totoo niyan, 3 araw lang matapos nung magkita kami ni Jake ng aksidente sa mall ay nagkita kami ulit. And this time, usapan na namin na magkikita kami. Mama Mia, alam ni Jake ang tungkol kay Eman dahil sinabi ko. Sinabi ko rin sa kanya, Mama Mia, na matagal na kaming dalawa ni Eman. Sinabi ko rin sa kanya, Mama Mia, na may balak na kaming magpakasal. At dun din umamin si Jake sa akin. Engaged na rin siya sa kanyang girlfriend ngayon at buntis daw ito ngayon. Tinanong ko siya kung ano bang meron kami. Ang sabi niya, Mama Mia, ay dugtungan lang daw namin ang aming nakaraan. Nabigla-bigla na lang naputol sa kanyang pag-alis. Mama Mia, ang sabi niya, ay bigyan na lang daw namin ng laya ang mga sarili namin na maramdaman kahit sa maikling panahon ang pagmamahala namin lawa. Alam ko kung ano ang dapat nagawin. Alam ko kung ano ang mali. Nung sinabi pa lang niya sa akin, Mama Mia, ang tungkol sa kanyang girlfriend o fiancé, dapat ay umalis na ako. I should have left him and deleted everything na may kinalaman sa kanya. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi ko kayang gawin kung ano ang nasa isip ko. Bakit hindi ko kayang gawin kung ano ang tama. Mama Mia, lumipas pa ang ilang buwan ng lihim naming pagkikita ni Jake. Hanggang sa isang araw ay sinabi niya na willing raw siya na huwag ituloy ang pagpapakasal niya sa kanyang girlfriend. Dahil alam na raw niya, Mama Mia, na ako talaga ang gusto niya. Ako rin, parang tanga, kinilig at mas na-excite sa idea na mas ako ang pipiliin ni Jake kaysa sa girlfriend niya. Mama Mia, nung sabi ni Jake sa akin na ako na raw ang pipiliin niya at makikipaghiwalay na siya sa kanyang girlfriend ay yun din ang ginawa ko kay Eman. Nag-decide po ako na hihiwalayan ko na si Eman. Kasi all this time, panakiputas lang pala siya sa sugat sa puso ko. All this time ay si Jake lang din pala ang tinitibok nito. Si Jake lang ang nasa puso't isip ko at wala nang iba. Nung hiniwalayan ko si Eman, Mama Mia, ay kitang-kita ko sa mga mata niya kung gaano kasakit ang kanyang naramdaman, kung gaano siya nasaktan sa pakikipaghiwalay ko. Oo, may konsensya ako at nag-guilty naman ako, pero sabi ko nun sa sarili ko, okay lang, at least ngayon magiging malaya na kami ulit ni Jake. At iisipin ko na lang ay mas okay na nalaman ni Emma ng totoo hanggat maaga pa,
hanggat hindi pa kami kasal. Mama Mia, mula nga nung nakipaghimulay ako kay Emma ay mas naging malaya akong iparamdam kay Jake ang pagmamahal ko. Nagpatuloy ang relasyon naming dalawa. May nangyayari ulit sa amin. Masayang masaya ulit ang puso ko na parang dati. Iba pa rin talaga si Jake. Napakalalaki niya kumpara kay Eman. Kumpara sa lahat ng mga lalaking minahal ko noon. Pero Mama Mia, just like before, bigla-bigla na namang nawala si Jake. And this time, Mama Mia, wala man lang siyang rason kung bakit. Ni hindi niya ako tinext, Mama Mia. Ni hindi niya ako tinawagan. Halos mabaliw-baliw ako noon sa kakahanap sa kanya. Halos mabaliw-baliw ako sa kakaisip kung ano ba talagang mali sa akin. Kung bakit bigla-bigla na lang akong iniiwan ni Jake. Pagkatapos ng 3 buwan ay naka-receive ako ng text message galing sa kanya. I'm so sorry, Cassie. I know na nasasaktan ka ngayon dahil nasaktan na naman kita. I love you. Totoo yun. Hindi yun pagsisinungaling dahil mula pa noon ay minahal na kita. Pero na-realize ko, hindi ko kayang ipagpalit ang anak ko sa pag-ibig na nararamdaman ko para sa'yo. I'm so sorry. I know I ruined your life twice. But please be okay. Mahal kita. Pero hindi ko kayang malayo sa akin ang anak ko. Cassie, ikinasal na ako nung 1 buwan pa. I hope and I pray na makakakita ka rin ng lalaki na para sa'yo. Bata ka pa. I know marami pa ang darating sa buhay mo. I'm so sorry again. Mama Mia, sa totoo lang, ay hindi ko alam kung anong naramdaman ko nun. Parang namanhid ang buo kong katawan. Parang nakikita ko ang mukha ni Eman sa isip ko na tinatawanan ako. Napakasakit ng ginawa ni Jake sa akin. Trinay ko pong tawagan yung number niya pero out of coverage area na. Kinonta ko po si Jessie. Pero ang sabi niya sa akin ay totoong kasal na ang tito niya. Kaya alam kong wala na akong magagawa. Kung ipagpipilitan ko pa ang sarili ko ay magiging kabit lamang ako. At hindi ko gusto yon. Hindi ko gustong makasira ng pamilya lalo na nakasal na silang dalawa. Nagpatuloy ang buhay ko, Mama Mia. Hindi na ako nagkaroon pa ng boyfriend. Hanggang sa makahanap na nga ako ng trabaho. Pero Mama Mia, 3 months ago lang po ay may nareceive akong email galing kay Eman. Ang sabi niya nagbabaka sakali raw siya na open pa yung Yahoo mail ko. Nangangamusta siya sa akin. Mama Mia, ang sabi niya, umaasa raw siya na okay daw ako, na nasa maayos akong kalagayan. Ilang email pa ang nareceive ko mula kay Eman pero ni isa sa mga yon ay hindi ko pa po nire-replyan hanggang ngayon. Nahihiya kasi ako, Mama Mia. Nahihiya ako na baka kapag nag-reply ako ay balikan niya ako at sabihin sa akin na nakarma na ako sa mga ginawa ko sa kanya dati. Mama Mia, nahihiya ako. Nahihiya akong malaman ni Eman na hindi naging successful ang pakikipaghiwalay ko sa kanya dahil iniwan din ako ng lalaking iniwan ko siya para dun. Dapat ba, Mama Mia, na mag-reply pa ako sa message ni Eman? Dapat ba na replyan ko pa ang pangangamusta niya? Ang totoo niyan, Mama Mia, napakakomplikado ng buhay. Kung pwede lang ay bata pa lang ako. Kung pwede lang wag nang lumaki, wag nang tumanda. Kung pwede lang masaya na lang lagi. Mama Mia, ang pinakamasakit ay kahit na 2 beses na akong iniwanan ni Jake ay hindi ko pa rin magawa-gawang magalit sa kanya. Dapat nga isumpa ko na siya sa mga sakit na naidulot niya sa buhay ko. Sa panggugulo niya sa maayos ko na sanang mundo. Pero Mama Mia, sa totoo lang, hanggang ngayon, kahit na 2 beses niya akong niloko at sinaktan,
Hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin si Jake. Wala pa rin iba na nasa puso ko kundi siya lang. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Cassie. Nako, Cassie, yung puso mo, yung buong pagkatao mo, napaka-attached dun kay Jake. Siguro dahil minahal mo talaga siya ng totoo nung bata ka pa. Siguro dahil malaki ang naging emotional investment mo sa kanya. Yun talaga kasi ang mahirap eh. Yung masyado ka nang ma-attach sa isang tao. Yung masyado nang malaki ang emotional investment mo. Alam mo kapag financial o monetary investment, ayos lang eh. Nakikita naman kasi ang pera. Na-earn ulit. Pero yung emotional attachment, yun ang mahirap tanggalin. Yun ang mahirap baliwalain. Dahil kahit na lagi mong sinasabi sa isip mo na ayaw mo na, na mag-move on ka na, na hindi ka na magmamahal, na hindi mo na siya iisipin. Pero isang text lang, isang alaala lang mula sa taong yun, balik ka na naman sa umpisa. Balik ka na naman sa pag-iisip kung mahal ka ba niya. Balik ka naman na naman sa pag-iisip at pagdaramdam dahil hanggang ngayon naaalala mo pa rin siya. Kaya akala mo hanggang ngayon ay mahal mo pa rin siya. Hanggat hindi natin natatanggal yung emotional attachment na yan, kahit kailan mahihirapan talaga tayong mag-move on. Kaya kasi sana magdasal ka na matanggal na yung emotional attachment mo sa kanya. Sana magdasal ka rin na sabihin mo sa sarili mo na wag na, tama na, wag mo nang isipin kung anong sinasabi ng ibang tao, kung anong sinasabi ng puso mo. Ang isipin mo ngayon, mag-focus ka sa sarili mo at mag-focus ka sa Diyos. Masasaan ba't magiging okay ka rin? Wag ka nang maging attached kay Jake kasi may asawa na yon. Iba na kapag may asawa na, iba na kapag legal na. Matatawag ka na talagang kabit. Hindi lang sa mata ng tao, hindi lang sa mata ng batas, kundi maging sa mata ng Diyos. Matakot ka sa Diyos, Cassie, ha? Huwag mong intindihin na si Jake. Kung ang tanong mo, kung re-replyan mo pa si Eman, go ahead, there's nothing wrong. Sabihin mo sa kanya ang totoo at humingi ka ng tawad. Kung sakali mang si Eman talaga ang nilaan ng Diyos para sa'yo, ipagdasal mo rin yun. Dahil yung tao na para raw sa atin, dapat hindi raw komplikado. Kapag komplikado, hindi raw yun will ni Lord para sa'yo. Maraming salamat sa iyong pagbibigay ng tiwala sa akin, Cassie, para ibahagi sa iba itong kwento ng buhay mo. At maraming salamat din sa inyo sa inyong pakikinig. Kung meron po kayong mga opinion o komentaryo sa story ni Cassie, please do comment below. And huwag kalimutan na mag-like at mag-share ng video na to. Mag-subscribe na rin sa channel natin at i-click ang notification bell para lagi kayong manonotify sa tuwing may bago tayong upload dito sa ating channel. At kung may sarili ka ring kwento, please do share it. Email ka lang po sa mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po muli, ang nag-iisa ninyong Mama Mia, dito lamang sa nag-iisa ninyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.